Welcome to Maroon Talk, the only segment dedicated for anything and everything UP fighting Maroons. This is Fim Moran, Batch 2010 from UP Los Baños. Enzo Regondola, Batch 2010, UP Diliman. Round 2 na! Alright, toy. Medyo mahirap tapatan yung previous episode natin, no? Kasi medyo bigati yung mga guests natin dun. So, mga pros na yun eh. Oh, siguro so, ano pala? Since wala ka doon sa episode din, pwede sigurong mag-ano ko muna ng ano mo, ng thoughts mo about that episode. Thoughts ko about that episode, it was actually a very refreshing episode, no? Kahit for me. Wala ako doon, pero nung napanood ko yung video, parang kinakausap din nila tayo. Yes. Yung feeling ko, na especially sa yung thoughts natin regarding Coach Bo and the team, na yun nga, parang masyado natin silang kinikriticize, parang kulang sa suporta. Yun, nung pinapanood ko nga siya, parang naiisip ko na rin na I think Ateneo is just really at a whole other level from the rest of the league, na tingin natin UP has been playing badly, quote unquote badly. Pero kasi kino-compare natin with Ateneo, which is, I mean, okay lang as a standard. Pero if you will compare our performance to the rest of the league, parang ano pa rin naman tayo? We're still, sabihin ko na, the best out there. So yun, I think the thoughts of the former Blue Eagles, former pupils of Coach Bo, is an eye-opener for all of us. Na, yeah, he's a good coach. Siguro not as, hindi naman siya parang si Coach Tab na tactician. Pero, iba-iba naman yung coaches eh. So, yun talaga yung key takeaway ko sa episode na yun. Yeah, oh, actually, honestly, heading into that episode, hindi ko rin inaakala na ganun pala yung kalalim yung mga sasabihin nila with that podcast. Kasi nung tinanong ko sila na kung okay lang bang mag-guest sa podcast natin, ito yung wedding ni Nico Elorde and Mitch Del Carmen, congrats ulit sa inyo. Congratulations, so, guys. Super amazing wedding. Ang daming tao, ang ganda ng setup. So, sobrang congrats. Thank you for making us be part of your special day. Yes. Kami ni Enzo. Yan. So, yun. So, nung nag-aayos kami nun, kasi before kami mag-shoot, yung parang photo shoot ng groom. Yan, kasi we were part of the entourage. So, andun si Chris, Gwen, tsaka si Von. So, sobrang ano lang, sobrang casual lang na actually, nagpapatulong pa ako ng paggawa ng necktie nun habang ginagawa yun sa akin. Bigla ko na silang tinanong kasi wala tao masyado ng time na yun. So sabi ko lang kay Lavon na, "Oh guys, can you be guest sa my podcast?" Yan. Sobrang game lang sila na, "Yeah, sure. No problem." So after that, i-shoot na namin agad. So, yun, and I never, no offense to them na, no offense to them syempre, pero kasi usually yung basketball players pag in-interviewan, di ba, wala naman masyadong malalim na insights sa sinasabi, ganyan. So, I was really surprised nga talaga with their answers during the whole episode, because number one, it gave us a fresh perspective on Coach Bo, which was actually I was not expecting it at all, and late ko rin na realize na players nga sila lahat ng Coach Bo before during his time in Ateneo. So naging sakto yung circumstance at that time, especially given the situation we have right now. Sayang lang no na hindi mo sila na interview after ma-hand out yung suspension. Sana nakuha natin yung thoughts nga, sila about tama. It. Kasi that was, nga pala. That we did the interview ng siguro mga 11 a.m. Before the wedding.
So then eventually yung suspension was 3 hours later, mga ganun. Oh, around 2-3 PM. Oh. So at that time nung shooting, wala pa kaming awareness kung ano yung magiging penalty ni Coach Bo because of that Ateneo game. Yun. So again, thank you to Chris, Von, and Gwen for helping us out in that episode. I'm sure maraming UP fans ang na enlightened kumbaga on kasi itong mga insights ito bihira natin marinig especially in mainstream media. So ito yung mga inside stories ng players, kumbaga first hand experiences nila that we rarely hear of. So thank you again. Yung alam lang natin, yung nakikita natin sa TV. Yep. Yung mga basketball related lang. So yung mga ganung story, lalo na yung sinabi ni Gwen na pagka sinabi mo sa kanyang, "Coach, pakain ka naman." Oh, pakain talaga siya. Oh, nagulat ako doon actually. So yun nga, kung isipin mo, parang mapapatanong ka rin. Mabait pala si Coach Bo, pero ganon din kaya ibang coaches. Kuwari yung mga naging coach, si Coach Bo tsaka si Coach Tab ng Ateneo, parang ano kaya masasabi nila? Kasi yeah, actually ko, diba kasi Coach Bo ano yan, Pilipino yan eh, si Coach Tab foreigner, so yung pagiging father figure kaya ni Coach Bo na namimiss kaya nila yun with Coach Tab, or na-experience kaya nila with Coach Tab. Yun yung mga parang trade-off eh, kumbaga. Yeah, actually, nung after namin sinute yan, edi syempre, kwentuhan lang, casual discussion after. Ang dami rin nilang binanggit about that actually. Pero ito, medyo PBA level na. So, hindi na masyadong sa UAAP. And ayoko lang din ikuwento. Kasi medyo, minsan may mga inside info eh. Hindi ko lang alam kung nakuwento ko sa ito after nung wedding. Pero yun, ang dami kong natutunan doon sa kumbaga open court discussion type nung nagkakwentuhan sila. More of PBA, more of gilas na eh. So siguro for another episode na natin yun din. Oh, next time. very interesting din siya actually. Sige, okay. Let's now discuss the second round schedule of the UAAP Season 82. As we finish the first round, again, just took a quick break. I think not even a week. And we're starting again. Starting again on October 5. We finished the first round September 29, a Sunday. And then the following Saturday noon is already the start of the second round. Yun. Siguro, run through lang natin yung games ng UP muna. Just to for everyone to get a clear picture on what's gonna happen. So we start our first game on October 6 against FEU. Just like the first round, ito rin yung opening game natin. October 6, Sunday, Molafasia Arena at 4 PM. After that is October 12 naman, Sabado, against UE. Mm-hmm. Also at the MOA Arena at 4 PM pa rin. Next up is October 16, Wednesday, against UST. Isang tumalo sa atin nung first round. MOA Arena din to, 4 PM. After that is October 20, Sunday, against Adamson naman. Ooh. At the freaking Inares Antipolo. Ang layo Jim. Naman yan. Kung akala natin malala na yung one weekend ng first round ng may Inares, ngayon ginawa nilang dalawa. Okay. Yung Adamson na yan is at 4 PM sa Inares. After that is October 23, it's a Wednesday. Ito yung sole morning game natin for this round. This is against NU naman at 10:30 AM at the Araneta Coliseum. Second to the last, just like the first round, is LaSalle and Ateneo. Una ulit ang LaSalle at October 27,
Sunday. Saan? Siyempre, saan ba? Sa favorite natin. Ang Inares Antipolo Gym. Ay, at 4 PM na naman. And 3 days after that, October 30, bago mag-Halloween, Wednesday to actually, against Ateneo na naman, MOA at 4 PM. So yun, mostly 4 PM games. Isa lang ang morning game, that's against NU. Yung Ascenso na lang. UP, no? Oo, no? Puro alas 4 event. Yung game natin, ano? Puro main event tayo this season. Ang dalawang weekday game ay against UST and NU. Buti na lang, okay. Isa lang yung morning nun. Okay, sige. Enzo, your thoughts? Maganda yung schedule. Kasi for people na like us na medyo busy, puro halos lahat Saturday, Sunday yung games. So, madali natin mapapanood. Yung mga weekday naman, dalawa lang. 4 PM pa yung isa. So, yun nga, kung busy kayo, may trabaho kayo, may pasok kayo, malamang makatch pa yung game eh. Yes, yes. Start pa yan mga 4:30 siguro. So, oo. Kung out kayo ng work by 5, 5:30, 6, may kita pa kayo sa games. So, yun. I like the schedule so far. Sana maganda rin yung results. Hindi ko palang ma-distinguish kung meron tayong 3 games in 1 week. Just like the first round. Pero mukhang parang wala naman. So, kumbaga medyo kalat yung ano ngayon. Yung games for UP, eh. I'm not sure about the other teams. So, kalat siya. At least medyo may ample time of rest and preparation for the next game. Given this round. Which is good na rin. Kasi nga second round na to, as we've been saying the past episodes. The second round is a totally different ball game. So, siguro yung tamang break in between games, hopefully ma-maximize natin to prepare for the teams we're facing and yes, create a proper game plan for that game na mangyayari. Right. Okay, so pag-usapan na ba natin yung key games natin? Sige, pwede, pwede. Okay, so, sige, ikaw muna. Ande, Yung napag-usapan naman natin, nag-agree naman tayo na Ateneo is a key game. Parang hindi naman na namin kailangan pag-usapan kung bakit. Mm-hmm. Yung turnout pa lang ng tao nung last Sunday, parang self-explanatory na siya. I mean, the game was not as close, but it's a game na everyone looks out for. So, for that reason alone, the game against Ateneo is a key game, no? So, having said that, iba nating key games would be, ano to? Una, UST. Okay. UST on October 16. Yun nga, kasi apart from Ateneo, ito lang yung team na tumalo sa atin ng first round. When we faced them, we weren't at full strength yet. Kasi wala pa si Kobe nun. Yes, oh, so tama. We're gonna play them this round with a complete lineup. In the first round, UST led the league in three pointers made and attempted. Tapos number 2 sila sa 3-point percentage. So, with Kobe in the lineup, that's more length for us to hopefully challenge the shooters. Lalo na si Renzo Bando na number 1 3-pointer sa UAAP nung first round. After the first round, yes. Oo. So, the defense will be key in that game. UST... Yeah, we faced them for the second game in the first round.
coming off a win against FEU that time. So for now, we'll see how UST performs, if they can sustain their streak. Their, well, wala naman silang winning streak ata, if I'm not mistaken. So but then anything can happen in the second round, so we'll see if they continue their momentum of pataas ng pataas, or may mangyari ba na would teams adjust to them and check their strengths and weaknesses to adapt to that. So they're a young team, so let's see how they adapt to the second round. Yes. Sige, next. Tapos, next key game na nag-agree kami ni Fim is the LaSalle game. Mm-hmm. On October 27. For me, key game to kasi essentially natalo tayo dito in first round. Yes, yes. For us. Yung, for us. I said in our post-game episode against LaSalle na this was probably our worst game nung round 1. Kasi parang from start to finish, flat yung laro natin. Although yun nga, our defense again stepped up and kept the game close. So that's a big positive for us talaga. Yun nga, like ilang beses kong sinasabi yun, nung lalo na patapos yung first round, na our defense has been giving us the wins, not the offense eh. As much firepower as we have on offense, diba, yung defense talaga yung nagdadala yun. That's the adjustment that we have to make. Siguro aminin na natin nakatsamba si Juan nung dulo against that LaSalle team. Well, sige, may breaks din naman tayo, kaya tayo nakahabol. Pero essentially, the game, ang hirap yung sasabihin na nanalo tayo dun eh. For me talaga, ninakaw lang natin yung panalo sa LaSalle for that game. I mean, nanalo tayo because we scored more points than the other team. Yun, oo. Oh, yun yung as plain as we could put it. I mean, at the end of the day, yun naman yung goal ng bawat basketball team. Oo. So, kumbaga, ano na rin eh, parang kasalanan na rin na siguro ng LaSalle yun na yes, yes, oo. Meron din naman talaga advantage eh, di ba? I mean, laki ng lamang nila, pangit ng offense natin, tapos wala, hindi nila na-exploit yun. So, yeah. Kumbaga, ito breaks yung went mga our game way. Yun. Kumbaga, ito yung mga game na tinatawag na the scoreboard does not determine the story of the game, di ba? Oo. Oh. Kasi, oh, yan talaga yun. One point, di ba? The whole game, lamang LaSalle. So, sobrang who would have thought na ganun yung kakalabasan nung game in the final minutes. So, yun. Although, may nakita akong ano dito. Kasi naalala ko, pinag-usapan natin dito si Richie, pinipilit yung laro. Lalo na simula dito sa game na to. May nakita akong nag-tweet na sabi niya, dapat talaga pasalamatan din natin si Richie nung end game. Kasi siya yung nag-set ng screen dun sa defender ni Juan. Kaya siya na-open. Yes. Dun sa half-court. Nakita ko rin yun. So, yun. Yung mga ganong maliliit na bagay, kailangan ituloy lang natin yun. Actually, yung play na yun ni Richie, hindi mo siya makikita ng real time eh. Kasi nandun ako live, diba? Nasa muwa ako nun. Mapapansin mo nila siya sa highlight na. Oo nga, yun nga eh. Nakita ko lang sa highlight. So, yung little things na ganyan would add up. Help a lot. So, yan. As we said, we have to be attentive to the details. Have to give much attention to the details, especially in this round. Coming, actually, lahat naman kasi key game sa totoo lang sa second round eh. Especially this season. Siguro, yung mga babanggitin natin ngayon, ito yung mga, kung hindi ko mapapanood lahat ng games, ano ang mga games na dapat kong panoorin? Yan, oo. Yung mga ganyan na lang. Kasi, sa totoo lang, given talaga lahat na malamang dikit yan. Pero, ito yung siguro mga aangat talaga sa second round.
Oh. So, syempre after Lasal is Ateneo. So, weekday to. So, tingnan natin kung sino yung mga fans talaga na pupunta ng MOA ng Wednesday sa for the last game of the elimination round this season. Oh, tingnan natin. May pasok yan eh. May pasok to. Tingnan natin kung magkakabusan ng ticket. Tingnan natin. Oh, tingnan natin kung may mag-hoard ng mga ticket. Tingnan natin kung may mga scalper. Yan. Yun. Actually, ang isa pang gusto dito sa schedule natin to add to what you said about Ateneo. If you check the last three games, Adamson, Lasal, and Ateneo. Itong last three games na to, ay hindi, sorry. NU pala isa. NU, Lasal, and Ateneo. Okay siya. Kasi if you're thinking of heading into the Final Four, gugustuhin mong medyo umaangat yung competition mo heading into that stage of the tournament. Oo. Oh. Diba? So, kung gusto mo mag-peak at the right time, ganito I think, yun. For me, personally, this would help the team in achieving that kasi paangat yung level of play nila heading to the most important important stage of the tournament. Tama, tama. Yun. Pa-point out ko lang din yung game natin sa Sunday. Personally, ano siya sa akin, very crucial game kasi ito yung first game natin na isa-serve ni Coach Bo yung suspension niya. Mm-hmm. Which can last from one game to three games depende sa result ng appeal ng UP sa suspension. Yes. Tingnan natin kung ano magiging reaction ng team without their leader on the sidelines. Kung will this inspire them, will this fuel them to play harder, to play better, or will it affect them negatively? Sana hindi. Yeah. Sana hindi naman. Okay, so kung sabihin natin umabot ng 3 games nga, magstay yung suspension na yun, ang games na maapektuhan sa atin is the one against FEU, second one is UE, and that crucial UST game. Yes. All games are must win games. Lahat ng kalaban natin na yan are dangerous teams. All of those teams could click at any minute and get a win from any team naman in the league right now. So yun, let's see how we would adjust on the fly bilang mawawala si Coach Bo if ever. Kung hindi si Coach Bo ang coach natin, sinong papalit sa kanya? As what happened nung Sunday, most probably it would be Coach Ricky Dandan again. Ewan ko lang kung sino yung magiging top assistant niya after that, after him. Medyo nag-worry ako kay Coach Ricky kasi siya yung former head coach ng team natin dati. Kailan ba nga to? Ages pa. Siya ba nga? Nag-head siya? Oh, 2012 ata. Hindi ka pa nag-cover nito? Nagko-cover na ako nun. Ah, okay. Kaya pala may nakita din akong tweet kay Mikey Reyes na nung nag-coach si Coach Ricky nung Sunday, naging medyo reminiscent siya. Yung pala yun. Yung pala yun. Hindi ko na kasi maalala yan na nag-coach. Kasi ito yung time na palit ng palit ng coach si UP, no? Oh, so most likely, every year. Most likely, saglit lang siya nag-coach at that time. Parang nag-coach siya for 1 year and a few games. Nung second season dapat. Mm-hmm. And kung di ko nagkakamali. Hindi ko nagkakamali after niya sa UP, I think lumipat siya ng Ateneo din saglit. With Coach Bo naman. Hindi ko nagkakamali ah. Tama, ayun, no. Naging assistant siya ni Coach Bo sa Ateneo. Mm-hmm. Yan.
Yun. So, yun. Well, even if sabihin natin wala sa game si Coach Bo, siya pa rin naman na mag-run ng practice, di ba? Oh, ng naman. Team, oo. So, he'll still be there. Most probably, he'll still be the one to produce the game plan for every game, even if wala siya sa game mismo. So, yun. We'll see. Ano pa ba? Tinitignan ko yung stats kanina. Tapos, si, sabihin ko lang, si Ange Kwame, total blocks niya, 34. Number 1 yun sa UAAP. Yung number 2, 3, tsaka 4 sa rankings, ang total blocks nilang tatlo, 33. Ano to? Mostly imports? Or hindi rin? Teka. Sino? Blocks. Simon Camacho, Alex Jacquite, Pat Chuente. And I'm guessing magkakalapit lang yung numbers sila. Camacho 12, Jacquite 10, Chuente 11. So dikit. So magkakalapit lang. So nakikita mo, tapos hindi lang yun, yung total blocks ni Kwame na 34, mas mataas yun sa total block numbers ng anim na team sa UAAP. Wow. So para lang makita natin kung gaano kadominant si Kwame this year. Sige, ilalik, hindi, wala pala, podcast nga pala to. Sabi ko sana ilalagay ko yung picture eh. Yun. Hindi siya UP related pero oo. Lumabas na nga pala yung ano kanina. Hintay namin yung mga first round stats. Individual stats. Magkita natin yung kay Bright pala. Total na papag-usapan natin itong stats. Oh, si Bright ang league leader sa steals. Who would have thought? Ang pangalawa was a guard eh. Hindi ko malala kung sino. Si pero guard. Matt Nieto. Si Nieto. Oh, tama. Si Nieto. Who would have thought na our very own center would be the league leader in steals in the first round of the season? So this is a testament to what Enzo said the past episode, na underrated defender si Bright Akweti. And lumabas nga dun yung results nung sinasabi naming defensive stops niya nung sa pick and rolls. Di namin alam na ganoon pala kadami na yung nagagawa niya. Hindi ko alam na league leader level yung dami na ginagawa steals niya. Oo. Kumbaga, yung steals pala niya, ewan ko, siguro yung ibang teams are team-oriented sa defense. Ewan ko ah. Kasi ang ano ko lang yun ah. Kasi isa si Bright sa kasi hindi naman siya palagi foul trouble kasi madalas pa siya sumundot. Hindi rin naman ata eh. Hindi rin eh. Parang efficient lang siya sa pagsundot niya. So nakikita ko sa mga games natin, parang yun nga, hindi siya masyado sumusundot eh. Pero pag sumundot siya sa bola, sakto eh. Effective. Yeah. Ay, ito pala, banggitin na lang natin. Eh, napansin ko lang ito ngayon. Ang Lasal Ateneo is on Sunday, October 13 at the MOA Arena. And it's gonna be held at 12 PM. So, lunchtime siya ngayon. Oo nga pala. For some reason, ginawang ganito. October 13. Although, ano pa rin naman siya? Separate ticket. Mm-hmm. Pero parang usually ano yan eh, di ba? Alas 4 na laro. Oo. O alas 3, yung mga ganun. If I remember correctly, merong nagkaroon ng ganito na Lasal Ateneo na past, siguro within this decade din, na lunchtime yung naging tip-off. Hindi ko lang din maalala kung bakit naging ganun yung oras that time.
And for this season again, hindi natin alam kung bakit naging ganito yung schedule nila. Or is it because hindi na siya masyado nahahype? Yun ba yun? At least ano pa rin siya? Sunday pa rin. Oh, weekend pa rin siya. So parang ano pa rin siya? Lunchtime affair. Yes. Para sa mga kumakain. Imbis na manood kayo ng ASAP on that Sunday. Oh, ano na lang. UAAP na lang. Imbis na ASAP. Pwede naman sabay yung gusto nyo. So... gusto yung ASAP sessionistas habang halftime, ganyan. Oo, tama. Kung ayaw nyo manood ng halftime performance ng mga pep squad, lipat nyo. Okay, ng UAAP. Gusto mo ba so mag-discuss ng ano, key games ng ibang teams kahit konti? May napansin ka ba kanina going through the schedule? Hindi ko kasi pinansin yung ibang team eh. Oh, siguro checking... ano na lang, teams to watch out for na lang in general. Sige. Tingin ko pareho tayo ng iniisip eh, na NU top, hindi, UST iniisip ko ngayon eh, top of mind. UST iniisip ko kasi NU kasi record nila 1-6, di ba? So oh, mathematically may chance pa mag final four yan, pero yes, parang mahirapan eh. Although mahirapan sila, sabihin nating at this point out of contention sila sa final four. Very talented yung team na yan, na they can play final four spoiler. Yes. Oo. So delikado dyan yung mga nasa number 3 to 7 actually. O sige, tingnan natin schedule nila. Padulo, itong padulong part nila. Last 3 games ay UP, Ateneo, and UE. So itong period na to, from October 23 to October 30, itong linggo na to, last isang linggo siya. Ito yung mga naghahabulan eh, mga malalaman mong medyo may clear picture na ng final four kumbaga nitong time na to. So let's see if they make diyan natin malalaman kung feeling ko kasi sila yung tatalo sa Ateneo. Pwede, diba? Sila yung magiging one loss not... ng Ateneo if ever mag near perfect season sila. Yes. Ito, yung mga gantong team yung ano eh, yung gumagawa niyan eh. Ito yung mga masasakit eh. Oh. It's ano ba? Yung ito last game nila is against UE. Well, hindi siya masyadong ano, pero hindi mo pa it's a winnable alam, game for them. It's a winnable game for them. Oh. Pero before they face Ateneo, it's UP. So another game day to watch out for kasi it's a triple header. Itong main event nila is Lasal UST, definitely something to watch out for. Most likely these two teams will be medyo identical records sila if unless they make a run early in the second round. So basta it's very interesting. Don't be surprised kung magkaroon ng mga playoff games after the season to determine after the final four. After the eliminations, malay natin may magtay. Kasi ang dami nakatay ngayon. Hindi ako magugulat kung merong mga dalawang playoff games na mangyari dyan eh. Pwede. Unless Ateneo sweeps it, siyempre may step ladder. Tama ba? May step ladder pa ba hanggang ngayon? Ang alam ko, oo. Kailan ba yung nawala yan? Alam ko, hindi ba nawala to? Nawala ba? Kasing nakaka-achieve. Yung time ni Embala? Nawala ba? Ewan ko, sure. Comment naman kayo dyan kung meron nga. Kasi alam ko, in recent
years. Parang mayroong nabanggit niyan eh. Hindi ko lang maalala. Tapos parang iniba. Hindi ko sure. Hindi ko alam kung parang magiging diretsong finals na pag nag-sweep mo, ganyan. So, please enlighten us kung naalala niyo yun. Kasi ang last naman nag-sweep was yung ano pa, yung ang last team na nakapag-sweep ng buong eliminations was the UA team back in 2007. Yung ba yung Lasal kalaban nila? Yes. Tapos talo sila. Tama ba? They swept the 14-0 sila. They swept the elimination round. And dahil doon, nagkaroon sila ng 2-week break. Ayun. Nagkaroon sila ng 2-week break. Ayun, talo. So nag-step ladder yung mga kalaban. It was Lasal, Ateneo. And di ko na maalala yung fourth team. Baka UST o FEU 2007, pwedeng both. Kasi UST was the defending champions at that time. And the FEU was very strong as well during that period. So yun. Would you, ito yung lumalabas ng mga tanong na would you be happy with the sweep na elimination round? Or would you rather do a Final Four if you're a strong team? Well, mas gusto mo ba magpahinga o gusto mo maglaro pa rin? Yan. At least mainit-init yung katawan mo. So, yan yung mga interesting facts ulit. Ano, may masasabi ka pa ba? Ito rin pala. Interesting game date is yung October 26 din. Ano meron? First game is NU and Ateneo. Tapos yung second game niya is UST Adamson. This is the third to the last na game day for this season. So yun, again, dikit na naman tong teams na maglalaban dito. So most probably the results of this game day will be big in the league standings after October 26. So, tingnan natin kung baka pwedeng manood din ako nito. Tingnan natin sa schedule kung maganda yung ano eh. US. Ay, umakaw tayo ng ano dyan. Sir Mike, salamat. Sir Mike, kung may tickets ka pa for that game, UST. Oo. kaya. Very interesting game. Ikaw, so, mayroon ako pang ano. Inputs ano, dyan. Wala na. Okay na tayo. Siguro ano na lang, hindi talaga ako nag-agree sa 3-game suspension kay Coach Bo. Yes. Yun na lang. Wala eh. Walang basis eh. Wala. I was expecting 1 lang. 1 lang talaga. 1-game suspension then... Wala na. Pero yung 3-game suspension, wala pa naman ang nagagawa. Wala pa. I don't think may nangyari niyan sa UAAP before. So, it's quite unheard of. Diba, pinupoint out nga yung incident kay Coach Aldin Ayo dati. Alin, sa salamin? Yung sa salamin. Nasuspend lang siya nun 1 game eh. Ayun, may contact pa siya with the referee nun. Mm-hmm. Yung ano pa, yung last year nasuntok ni Terdy si Paul Desiderio. Nasuspend din siya 1 game. Sinuntok niya. Itong si Coach Bo pumunta lang sa court. Yeah. Wala man lang silang contact no referee, so come on guys. We're shooting this on October 3. The complaint was the verdict was handed out nung Tuesday. Wednesday. Kailan ba? Tuesday, October Tuesday, 1. Nung wedding October 1. Ko. Oh, October oh. 1. Then a complaint was filed formally by the UP side yesterday, October 2. So hopefully by tomorrow. Yeah.
We'll see. Pero I'll be releasing this podcast Saturday siguro. So hindi magiging updated yung ano nun. If ever mag-release na bukas ng ano, ng result yung UAAP board. So hoping for the best pa rin. Sana mabawasan man lang, mabawasan. So for sure sa FEU wala na si Coach Bo, no? Tama ba? Oh, sure na yun, sure na yun. Kasi may suspension talaga siya. Ngayon talaga siya suspension. So we'll see what happens. Let's see how the team adjusts, ganyan. Yes. Sana na nga lang hindi tumagal yung suspension na yun. Sana at FEU most dalawang game, game. Oh, pwede na siguro nga yung dalawa. Oh, sabihin niyo nang kung ayaw nila ng one game, sige, dalawa, okay lang. Kaya set ka lahat eh. Para may iba naman. Second half lang siya mag-host. O kaya, huwag niyang tapusin yung ano, yung... yung game. Yung game sa... yung una. Para buo yung ano. ganun na lang. Ano tayo dito? Come on, guys. Compromise point, tayo dito. 1.5 games. Suspended for 1.5 games. Oh, sikat kayo nun. Kayo lang gagawa nun sa buong mundo. Pag-uusapan tayo hanggang sa Sports Center. Yan, malamang lalabas yan. Sa Bleacher Report. Oh. Sports Center Top 10. Nalabas yan. Sports Center Top 10. Sure ako. Coach suspended for 1.5 games. Ibang klase yun. Yun na lang gawin yun. Nyo. Yun, matutuwa kami dun. Okay lang yun. Okay sa amin yun. Total... Ano naman yung theme ng UAAP ngayon, 'di ba? All for more. Oh, 'di ba? So, let's make more people happy and let's reach the global headlines. Yan. Yan. And make history. See, more nga, eh, 'di ba? Sabihin natin. Ang awa niyo na. Okay. Natin bukas. Okay. So, that's the second round schedule for UAAP season 82. Tingnan natin which team will break, which team will go all the way. Kasi the second round again is a different ball game. It's where champions are made. It's where we separate the good players from the great players. And this is where teams make history. So, yes. Of course, exciting times ahead once again. And we're just hoping for the best. Sana wala na injury. So far, wala pa na ma-injury this season, no? Na malala. Sana wala, tuloy-tuloy wala. Lang. Given the quick games itong season. Kasi, again, siniksik na naman sa isang buwan, ang isang buong round ng UAAP. So, kaya siguro din, and surprisingly nga, wala pang major injury, which is very, very good. It's a blessing for all teams. And sana tuloy-tuloy lang na lahat maging healthy for this season. Yun. Okay. Thank you guys for listening. Kung may naisip pala yung key games nyo, comment down below. Sabihin nyo sa amin kung ano yung mga naisip nyong key games para ma-discuss natin na, uy, oo nga, pwede nga pala ito maging key game din. Dahil sa matchup, nito, ganyan, dahil may sino may shooter, ganyan. Alright. Yun. This has been Maroon Talk. If you have not subscribed yet, please subscribe naman sa YouTube natin. You can find it on Fimoran's channel on YouTube. Pwede shout na search out sa mga loyal listeners po, natin. Oo nga, pala. Viewers. Maraming salamat po. Thank you. Every episode madaming gaano. Sana tuloy-tuloy kayo ma-amaze pa rin sa mga ni-release natin namin ni Enzo na content. Yan, Spotify pwede rin. Search lang Maroon Talk and follow nyo naman. Kama nasa commute kayo habang pauwi, habang pupunta ng work, earphones muna kayo, Maroon Talk. Ano pa ba? SoundCloud meron din. Kung may SoundCloud kayo, hanapin nyo dun yung Maroon Talk. Kasi yun talaga yung base natin for this podcast. And like us on Facebook para ma-share nyo rin sa Facebook yung mga videos natin, mga post, ganyan. Mm-hmm. Kasi kailangan natin yan. Alright, peace, UP Fight. Maraming thank you, UP po. Fight. Maraming salamat po.